Dati rabi, kapag pinag-uusapan ng long distance relationships, ay talagang pangmalayuan at pangmatagalan ng pagkakawalay. Misa nasa barko o kaya naman nasa ibang bansa. Maraming hamon sa long distance relationship dahil nga mas challenging ang hindi kayo nagkikita at nagkakasama para sa paglago ng isang relasyon. Bagamat maraming mga mag-asawa ngayon ay na-quarantine ang magkasama, ay meron namang na-quarantine sa magkaibang lugar. Para sa mga na-quarantine ang magkasama, ay marahil ito lang ang panahon sa kasaysayan ng inyong relasyon na lagi mong alam kung nasaan ang asawa mo. Hindi pare-parehas ang sitwasyon ng bawat isa. Merong mga mahal sa buhay na nakaschedule umuwi na hindi makauwi dahil sa lockdown. Meron naman yung dati ng magkalayo at lalong feeling nyo na magkalayo kayo kasi nadagdagan pa ng pag-aalala. May mga na long distance relationship din na hindi naman ganoong kalayo sa isa't isa pero dahil sa lockdown, eh parang ang layo na din. Sila yung mga pinaglayo ng checkpoint. Paano ba natin i-handle ang long distance relationship o LDR? Mahalagang tandaan na kahit magkalayo ang dalawang tao, sila pa rin ang bumubuo sa iisang relasyon. At anumang nangyayari sa isa sa kanila ay may epekto siyempre sa relasyon. Ang sabi ng Bible, kung paanong pinatatalas ng bakal ang kapwa bakal, ang tao na may matututo sa kanyang kapwa tao. Sa verse na ito ay makikita natin na ang tao ay may epekto sa kanyang kapwa. Maaring lumago sa pamamagitan ng ating kapwa, lalo na sa pamamagitan ng ating mahal sa buhay na nalayo sa atin. Ang pagkakalayo sa distansya ay hindi hadlang sa relasyon at ang pagkakalapit naman sa distansya ay hindi garantiya. Merong mga magkakarelasyon na laging magkasama pero lagi naman nag-aaway at ang lumalabas sa kanila ay ang hindi magandang pag-uugali. Sa halip na lumabas, yung magagandang aspeto ng kanilang pagkatao. Sa mga panahong ito, kung palalaguin mo ang iyong sarili sa iyong karakter, magiging honest ka, tapat, at mapagkakatiwalaan, tiyak na meron itong epekto sa inyong relasyon. Dahil ikaw ay kalahati ng relasyong iyon. Kaya kung bitterness, tampo, selos, dishonesty ang papairalin mo, ay talagang masisira ang relasyon nyo, magkasama man o hindi. Para sa mga na-lockdown ng hindi magkasama, pwede pa ding palaguin ang inyong relasyon. Dahil ang pagpapalago at pagpapabuti sa iyong sarili ay merong malaking maitutulong sa inyong relasyon. Siya man ay iyong asawa, anak, o magulang. Gamitin mo ang mga paraang laan para mapanatili ang komunikasyon. Pero alalahanin mo na kahit limitado sa mga ito, mapapalago mo pa rin ang relasyon kung palalaguin mo ang iyong sarili. Higit sa lahat, huwag niyong kalimutang isali ang Diyos sa relasyon niyo, ha? Asa ka pa!